Before, kapag nagre-review yung mga YouTubers, hindi nila sinasama yung FDA approval. Ito nga yung mga sikat na gamot para sa ubot, sa mga lagnat, at kung makikita natin ay... Hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng counterfeit. Ano ibig sabihin ng adulterated? Ito, yung FDA approved nga po yan, pero hindi naman nagiging effective sa akin. And dahil napakarami nyo nga pong nanood doon sa video na yon, ang nangyari nga lang mga kamuka, kaya po lagi kong ina-advise, no, sa lahat ng mga gustong magtayo ng kanilang mga small business katulad ng mga sabon, kunyari na mga moisturizer. Hi mga kamuka! Hi mga kamuka, tayo po'y nagbabalik. Gulutang ina nyo! Heart, heart! Maraming salamat po sa lahat ng nagmamahal dito sa ating channel at patuloy po na nag-grow yung ating channel. Dahil nga po, medyo marami na pong nanonood dito sa ating channel. Hindi po natin maiiwasan na marami rin po ang nagagalit. Pero yung mga nagagalit naman ay hindi mga consumers or hindi mga customers. Usually, ang mga nagagalit po sa ating channel ay ang mga resellers at saka yung mga brand mismo. Isa siguro sa mga dahilan kung bakit sila nagagalit sa atin ay medyo nagugulat sila na very honest tayo, no? Very vocal po tayo sa ating mga nagiging experience, and at the same time po ay isa po kasi tayo sa mga una na nagsabi or una na nagpapaalala sa public na kailangan FDA approved po yung mga gagamitin nating products and supplements. Kasi before, kapag nagre-review yung mga YouTubers, hindi nila sinasama yung FDA approval or kung FDA compliant ba yung mga brand. Or minsan, naniniwala na lang sila sa brand at kapag sinabi na FDA approved, hindi na nila hahanapan ng mga documents. Kasi dito po talaga sa ating channel ay nagre-research po talaga tayo ng maigi at talagang sinisigurado ko po sa inyo na FDA approved. At tinuruan ko na nga rin kayo mga kamuka, di ba, kung paano nyo malalaman kung FDA approved ang isang product, at nakalink po yan sa description box sa baba at panoorin nyo po muna. Ngayon naman, ibibigay ko yung mga possible reasons kung bakit hindi na-approve ang isang product at ano nga ba ibig sabihin ng mga health warnings na pinopost ng FDA. Number 1, hindi po sila registered. Paano nga ba malalaman kung hindi registered ang isang product o isang brand, ang isang produkto na bibilhin natin? Meron na nga po akong video niyan, paulit-ulit ko po yan sinasabi dito sa ating channel. Minsan nililink ko na lang kapag nagko-comment kayo kung Sir Lawrence approved po ba ito or registered po ba ito. Nakalink po yan sa description box sa baba. Napakahalaga po niyan, kaya panoorin niyo po muna mga kamuka. Yun nga po, no, it's either ang intention talaga nila ay hindi magpa-register, or ang pangalawa po ay yung main supplier po nila ay nasa ibang bansa. Ganito po kasi yan mga kamukha, no? Dito sa Pilipinas, may tinatawag tayo na local FDA. Pero meron din mga FDA sa mga iba't ibang countries. At bawat FDA po ay may mga sarili po silang evaluation na ginagawa dyan, or may sarili silang mga standards na ini-implement, at doon po malalaman kung pasado or hindi pasado ang brand. Kaya minsan sinasabi ko rin po sa inyo na itong i-review natin ngayong araw na ito ay FDA approved siya sa country of origin. Pero dito sa Pilipinas ay hindi siya approved. May mga ganun naman pong products, especially kapag yung mga products ng Thailand, no, katulad ng Lazel at saka yung mga Glutamelony 7-in-1, yan po ay FDA approved sa Thailand. Gumawa rin ako actually ng video kung paano nyo malalaman kung FDA approved sa Thailand, na nakalink po yan sa description box sa baba. And dahil napakarami nyo nga pong nanood doon sa video na yon, ang nangyari nga lang mga kamuka ay ni-restrict ng FDA Thailand, at ginawa na lang nila na available ito para sa mga Thailand residents at hindi na natin ma-access, no? Ganyan kayo kalakas mga kamuka, dahil talagang nag-search kayo, search, ayan ang ginawa ng FDA Thailand. Ay sabi siguro nila, bakit ang daming Pilipino dito na nanonood or tumiting it? Pero ang gawin nyo na lang mga kamuka ay hingiin nyo yung license number kapag galing sa Thailand yung product, and then pwede nyo naman siyang i-type doon sa FDA ng Thailand mismo. Katulad din sa America po ay may FDA din sila, sa Japan may Japan Ministry po tayong tinatawag doon, at saka sa ibang countries. Pero more or less mga kamuka, medyo mahirap, no? Medyo mahirap talagang malaman kung FDA approved sila, kaya kailangan talaga ay binibase din natin dito sa Pilipinas or yung local FDA natin. Kaya minsan mapapansin nyo rin na hindi talaga tayo agad-agad magre-review ng product unless FDA approved yan dito sa Pilipinas, or na-verify ko talaga doon mismo sa country of origin. Second,
naglalaman ng mga delikadong sangkap or ingredients. Maaari na nagpa-register yung brand tapos nalaman ng FDA na pangit yung formulation or may mali sa formulation. Therefore, hindi rin sila mare-register kasi nga may mga delikadong sangkap. Lagi ko nga rin po sinasabi sa inyo na i-check nyo talaga yung ingredients at ingredients list, yung formulation yan, kasi yan po yung mag-e-effect sa inyong katawan. Yan po yung iti-take nyo at yan po yung gagana, no? Yan po talaga yung gagana sa inyong katawan. Kaya lagi po natin chine-check. Yun nga rin po na-mention ko na nga rin po sa mga previous videos natin, kapag collagen po up to 10,000 milligrams lang po per bottle ang inaalaw ng FDA. Para naman po sa glutathione, na reduced na glutathione, up to 500 milligrams yan, unless kapag yan ay gagawing preform na may mga iba't ibang klaseng ingredients or i-breakdown po nila. Kaya dapat alam talaga natin mga kamukha, kasi kapag yan ay mga lumagpas-lagpas na, alam na talaga natin na medyo hindi siya ma-approve ng FDA or hindi yan approve ng FDA. Yung mga rejuvenating sets, ayan, ang dami pong hindi talaga FDA approved na rejuvenating sets kasi nagtataglay po sila ng medyo delikadong sangkap katulad po ng tretinoin and hydroquinone. Alam ko po maraming debate about dyan, pero kasi ang hydroquinone at tretinoin ay mas better talaga kapag yan po ay i-recommend ng ating mga doctor or ang ating mga dermatologist. Ibig sabihin lang po niyan ay hindi po dapat ito over the counter at basta-basta na lang natin ginagamit, at ma-register dapat yan ng tama kasi may mga formulation po talaga or may mga tamang formula lang yan na best para sa ating skin. Number 3, counterfeit. Alam niyo mga kamukha, nagulat ako, no, or nagugulat ako kasi kapag tumitingin ako sa Facebook page ng FDA, nakikita ko doon na ang dami pa rin mga Pilipino ang hindi alam or hindi talaga nagbabasa minsan. Kapag nakikita lang nila yung picture, tapos sinasabi nila, hala, hindi FDA approved, hindi pala ito registered sa FDA, pero ang nakalagay doon ay counterfeit. Or minsan hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng counterfeit. Ang counterfeit po ay peke, no, pinipeke or ginagaya yung original brand. Yung original brand po or yung authentic na brand po na supplement or yan man ay product ay FDA approved or registered. Pero itong mga counterfeit po na ito ay of course substandard yan or hindi maganda yung pagkakagawa, hindi tama yung mga formulation, talagang ginaya lang para makabenta sila. Yan po ay hindi talaga pwedeng bilhin ng ating public. Pero it doesn't mean po na yung authentic brand or yung original brand na binibenta sa market na FDA approved ay hindi na pwedeng gamitin mga kamukha. At ngayon nga ibibigay ko sa inyo yung mga iba pang mga example. Makikita nga natin sa ating screen ang post ng FDA sa kanilang Facebook page, at inaanyayahan ko kayong lahat na puntahan at i-visit from time to time ang kanilang Facebook page na Food and Drug Administration Philippines. Sinasabi dito sa post na pinapayuhan ng FDA ang public laban sa pagbili at paggamit ng pekeng version ng mga sumusunod na mga gamot. Pero dati, alam nyo mga kamukha, English pa sila, no, nakalagay yung counterfeit. Ngayon kasi nakalagay peke, and napapakita ko sa inyo yung example. Makikita natin sa left side yung authentic at talaga namang registered na gamot, at nasa right side naman yung counterfeit. Pero ang mga Pinoy, hindi nila masyadong naiintindihan, kaya ang nangyayari ay parang kung ano-ano yung mga nakalagay doon sa comment section. Kaya naman nag-improve na sila, at kung makikita natin may tunay authentic, peke at counterfeit na nakalagay sa kanilang mga post. Ito nga yung mga sikat na gamot para sa ubot, sa mga lagnat, at kung makikita natin ay ginawaan na rin sila ng peke at pinapaalalahanan tayo na maging mapagmatsyag at bilhin ko ano lamang yung authentic. Number 4, adulterated. Ano ibig sabihin ng adulterated? Ito yung parang sinasabi nga kanina na substandard or medyo mababa yung kalidad. Sinadya man yan o hindi sinadya ng company. So, hindi rin sila mare-register ng FDA or hindi rin yan tatanggapin ng FDA, approve ng FDA kapag yan po ay mababa yung quality. Kasi, yun nga po, kailangan maganda rin yung formulation yan, hindi sobra-sobra, hindi rin naman masyadong kulang, hindi naman masyadong dinami or dinadaya yung ating audience. Kasi, kapag nakita nga po yan ng FDA, lalo na in-evaluate, in-analyze yan ng FDA, at medyo ang ginagawa nyo po ay para kumita lang kayo ng malaki, para kunyari lalagyan nyo ng maraming vitamin C tapos the rest wala na masyado kayong ilalagay na ingredients, hindi talaga kayo ma-approve ng FDA. Number 5, non-compliant or hindi sumusunod sa mga requirements ng FDA. Sabi ko nga po sa inyo, mahigpit talaga ang FDA kapag gusto nyo magpa-approve ng product nyo or ng inyong mga supplement or kahit ano man, no, napakahigpit talaga ni FDA. Tinitingnan po nila yung packaging. Dapat okay na okay yung packaging, safe ang ating packaging. Pangalawa po, tinitingnan talaga yung content niya, yung ingredients list, yung formulation. Pangatlo, pati yung claims. Sabi ko nga po sa isa po nating video na hindi pwede yung times 50, 20 times na white
creatinine ibibigay sa inyo, or this is a miracle supplement agad na mawawala lahat ng inyong mga sakit-sakit sa katawan. There's no such thing as that. Alam nyo ba, mga kamukha, na pati yung manufacturer ay pinupuntahan talaga nila or talagang chine-check, minsan nag-random check, no, or surprise visit sila doon sa manufacturer. Tapos tinitingnan talaga nila kung nagko-comply. And kaya minsan may mga lumalabas tayo na parang biglang hindi nagko-comply etong brand na to. Kasi yun nga po, kapag chinek nila sa surprise visit nila, iba pala yung formulation or binabago nila, ginagawa nila or nagiging adulterated, no? Binabawasan nila ng ingredients. Kaya yun, mga kamukha, naglalabas tuloy ng health warning ang FDA. Marami nga sa inyo, mga kamukha, ang nagko-comment sa akin na, Sir Lawrence, sobrang effective po talaga sa akin ito kahit hindi FDA approved. Yes, naniniwala naman po ako sa mga sinasabi nyo na ganyan, no? Kasi dati, ganun din po yung aking paniniwala na okay lang gumamit ng mga yan kasi hindi naman FDA, kahit hindi naman FDA approved, basta nagiging effective sa akin. Kaso nga lang, isipin nyo rin yung long-term effect nito. Or baka malay natin sa loob ng ating sistema ay may mga na-affect na, katulad ng ating liver, ng ating kidney, ng ating immune system. Kaya always remember na talagang safe dapat at talagang na-evaluate ng FDA yung ating mga gagamitin. At ito pa, laging sinasabi rin sa akin ng mga bashers natin, Sir Lawrence, FDA approved nga po yan, pero hindi naman nagiging effective sa akin. Maaring hindi nga po naging effective sa inyo, pero tandaan nyo, at least safe. No, yun yung mahalaga doon. Safe yung ininom nyo, safe yung tinake nyo sa katawan nyo, kaysa naman na effective nga yung mga iniinom nyo, pero pagdating ng panahon ay sisingilin kayo. Kaya po lagi kong ina-advise, no, sa lahat ng mga gustong magtayo ng kanilang mga small business, katulad ng mga sabon, kunyari na mga moisturizer, huwag muna kayo mag-start ng ganoon, no, kasi kailangan nyo talaga ipa-FDA approve yan. Kahit na yung mga sabon, mga kamukha, mga cosmetics, hindi pwede magre-rebrand lang kayo, no, tapos hindi nyo siya ipapa FDA approved. Kasi kada po rebranding niyan, kada brand niyan, kailangan po ay FDA approved po yan at may CPN or CPR po yan. Na yun nga po, nakaligtin po yan sa description box sa baba kung gusto nyo po malaman. At siguro pag-uusapan pa natin sa mga susunod na videos natin, kasi nagkaroon nga rin po ako ng business before at naging problema ko rin po yan at i-share ko sa inyo. May natutunan ba kayo, mga kamukha, or may mga gusto pa kayong i-share? Aba, mag-comment na kayo dito sa baba at magkwentuhan tayo. I-share nyo ito sa inyong friends, family, loved ones at iba pa nating mga kamukha. Pero huwag na huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Until our next vid po, Godspeed!